Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte? Alam niyo po ba mga bossing na marami po tayong iba't iba mga pampaswerte kaya wala pong dahilan para magtiis tayo sa mga problema pinagdadaanan po natin ngayon? Or kaya kung kayo po ay isa sa mga nagdanais na mabagong takbo ng inyong pamumuhay, subukan niyo po itong gawin at isa po ito sa mga napaka-epektibong pamamaraan para magtagumpay po tayo or matupad ang mga pangarap po natin. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte. Mas maina mga bossing ko na meron po tayo mga ganito mga pinaniniwalaan. Upang sa ganon, alam niyo po ba yung mga taong mahilig sa mga pampaswerte o naniniwala dito, malakas po ang loob ng mga yan at yan po yung tipo na hindi basta-basta patitinag sa hamon ng buhay. Dahil alam nila na marami silang mga pampaswerte at malabo na sila ay malasin. Kaya mas maina mga bossing ko na meron tayo mga ganito mga pamamaraan. Upang sa ganon ay kahit kumayod kalabaw po tayo ay kumbagay na ay kita naman po natin ating mga pinagpapaguran. Ang masaklap ay kumayod kalabaw na pero sa wala't wala po ating mga pinagpapaguran. Ngayon po mga bossing, ako po yung may isi-share sa inyo dahil October 2, yan po ay full moon. Yan po ay magbibigay ng liwanag sa madilim nating mundo at yan po ay panaktong panakto, ay Biyernes po yan. Tama po ba? Ay di ngayon ay tama. Tama nga po, Biyernes nga po yan mga bossing. Ay di sakto, kung gusto nyo po itong gawin ng umaga, ay pwede nyo po itong gawin kasi nga po Biyernes. Humarap ka lamang po sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos ay kung gusto naman po ninyo ay sa gabi, alas 7 ng gabi or alas 8 po ng gabi. Yan naman po ay sa full moon. Ano pa mga kailangan natin mga bossing? Kailangan lamang po natin mga bossing ng suka. Ngayon po mga bossing ay kailangan din po natin ng clove. Alam niyo po ba mga bossing ko na ang clove ay isa sa mga pinakamagandang pamamaraan kung gusto niyo kayo po ay swertihin. Ang clove po ay isa sa mga mabisang proteksyon. About din po to sa halimbawa kayo po ay may problema sa inyong pamilya, kayo po ay lagi na lamang may problema sa usapin ng pera, nalulubog sa mga pagkakautang, sumasakit ang ulo kada katapusan ng buwan dahil ayan na yung mga bayarin, yung mga bills po natin nagdadatingan na. Tapos ang masaklap pa nito ay hindi natin alam kung paano natin ito mababayaran dahil ni makain nga po ay wala. Yung mga ganong sitwasyon, ako po relate na relate sa mga ganyan. Kaya, kumbaga, alam na alam ko yung mga ganyan pagdadating ng mga katapusan, ay nako, iyan na. Yun nga po, nakalagitnaan pala ang ng buwan, ay nag-iisip na, nako, magkakatapusan na naman. Nako, paano na lang ito ang mga bayarin. Ngayon po mga bossing, para hindi na kayo mamublema pa sa mga ganyang bayarin, ay pwede pong gamitin nyo ay clove at ganoon din po ang perfectong kombinasyon nitong ating suka. Pero kung wala po kayong clove mga bossing, pwede nyo pong gamitin ay star anise. Pwede po yon. Ngayon, ganito po ang pagganap. Humarap po kayo sa may silangan. Pumili na lamang kayo kung sa araw or sa gabi. Ayan po mga bossing, lagay nyo lamang po siya dyan. Itong ating suka, kahit anong klaseng suka, kahit hindi po gumamit kayo ng mga apple cider kasi mahal po yan. Kahit, kahit nga po mga bossing, yung mga tinitinda sa palengke, yung mga ano doon, kulay dilaw, yung suka, yun, kahit yung mumurahing suka, okay lamang po yan mga bossing. Pagkatapos mga bossing, mga kahit gantong kadami lamang. Pagkatapos, lalagyan po natin ng 25 na clove. Ito pong clove na ito ay from Nanay's Best. Nanay's Best is the best. Kung mapapansin nyo ang kanilang mga clove, ay kalalaki ng mismong bunga po nito. At ang amoy po nito, amoy star anise. Amoy berries po siya na pinatuyo na parang matamis-tamis. Ganun po yung amoy po niya. Pagkatapos, basta kung wala kayo nito, pwede pong star anise kung meron po kayo. Pero kung as in totaling wala rin po kayong star anise, pero may mga dahon ng laurel kayo, kahit yung mga drug-drug, pwede rin po yan. Ngayon po mga bossing, ilagay po natin ang 25 na butil ng ating clove. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Ngayon po mga bossing, oh, yan na ikahitsurahan yan.
Ngayon po, magwi-wish ka po na nakaharap ka sa may silangan. Basta pumili ka kung gusto nyo sa silangan sa araw o sa silangan sa buwan. Tapos, i-wish po natin dito na sa pamamagitan ng pampaswerteng ito ay mababago ang takbo na aking pamumuhay, magpo-flow ang kasaganahan at instead na kahirapan. Makakabayad ako sa lahat ng aking mga pagkakautang at hindi na muli ako uutang pa. At ako na uutangan soon. At i-wish nyo po dito ang lahat ng nais ninyo. Kung halimbawa, wala kayong bahay, walang sasakyan, gusto nyo magkaroon ng sariling sasakyan, sariling negosyo na dyan na kayo magtatagumpay, or kung may negosyo kayo sa ngayon, i-wish po ninyo na sa pamamagitan ng pampaswerteng ito, ako ay magtatagumpay sa aking negosyo at dito na ako yayaman. Direct to the point na mga bossing, huwag na po kayong mahiya pa dahil yan naman po ay walang bayad. Kung bagay, lubos-lubosin nyo na. Magwi-wish ka rin naman eh. Alam nyo po ba sa panahon ngayon mga bossing, hindi na natin saklaw ang maaaring maganap bukas. Malay nyo, ngayon po ay nasa ilalim kayo, bukas ay may nasa ibabaw na kayo. In short, kung mahirap kayo ngayon, maaaring bukas ay mayaman ka na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa isang tao na hanggang dyan ka lang, hindi ka na aasenso, habang buhay ka, pinanganak ka ng mahirap, habang buhay ka mahirap, wala pong ganon. Hindi po tunay po yan mga bossing. Dahil ako'y naniniwala, sa mga tao maraming pangarap sa buhay, gagawin niya ng lahat para po matupad ang kanyang mga pangarap. Kaya sasabayan po natin ito ng panalangin sa mahal na Panginoon at ganon din po ang mga pampaswerte upang sa ganon kapag may dumarating sa ating kamalasan, eh meron tayong mga mabibisang proteksyon at syempre dadagdagan natin ng sipag at tiyaga. Ito po ay mga perfectong kombinasyon para makamit natin lahat ang mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Kaya kung kayo po'y naniniwala, ay siya'y huwag na po kayong magpatungpik-tungpik pa. Subukan nyo na po itong gawin. Ito po mga bossing ko, ilalagay nyo lamang sa may silangan para mag-flow po ay swerte, para mawala ang lahat ng mga kamalasan na pinagdadaanan nyo. Pwede nyo rin po itong lagyan ng takip. Tapos sa gabi, bago kayo matulog, i-shake nyo po ito ng i-shake. Sabihin nyo po, welcome kasaganahan, mayaman na ako, magtatagumpay ako sa buhay. Mainam yung laging may binubukan natin sa ating bibig ay mga magaganda. Kasi kung anong salitain natin, yan po ay magaganap. Makapangyarihan po ang ating pong bibig. Kaya kung ayaw nyo maganap sa inyo ay pangit, ay kalimutan nyo na ang pangit. Dito lang tayo lagi sa mga magaganda. Kaya kung kayo po isa sa mga nagnanais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, mag-flow ay kasaganahan, subukan nyo po ito. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Mga bossing, paalala lamang, nakakita po ako ng mga ibang komento na sila po'y nakagawa na or kaya pinipicturan. Ako po'y masayang-masaya dahil kayo po ay isa sa mga naniniwala sa ganito. Kaya lang mga bossing, kailangan po ito'y sikreto. Kailangan po'y sikreto mga bossing. Pero huwag yung mag-alala, okay na po yan. Kung kayo po'y nakapag-picture, okay na po yan. Kung sa akin lamang, okay po yan. Huwag nyo na lang i-share sa iba kasi nagkakaroon ng mga iba't ibang balakid para matupad yung mga hihilingin po ninyo. Kaya kailangan para mag-smooth ang swerte. Dire-diretso po yan. Huwag nyo na lang po ipagsasabi ha mga bossing. Yun lang po guys. Salamat po.